Pagdating sa pagkain, tayong mga Pinoy talaga napakahilig sa sawsawan. Lalong-lalo na kapag inihaw na at pinirito ang pinag-uusapan, hindi mawawala ang paborito nating sukang sawsawan. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa episode natin ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo ang tatlong klaseng sukang sawsawan na palagi kong ginagawa. Makikita ninyo yung kumpletong recipe sa description ng video na to. Kaya kung handa na kayo, tara na, mag-umpisa na tayo. Ang una kong gagawin ay lulutuin ko muna yung suka para dun sa dalawang klaseng sawsawa na gagawin ko. Kaya ito, may cooking pot na tayo dito o saucepan na maliit. Maglalagay na tayo ng suka. Ang gamit ko dito ay coconut vinegar. At papabayaan ko lang itong kumulo. Napakabilis lang nitong process na to. So, ayan na yung kulo na sinasabi ko. Maglalagay lang muna ako ng asukal. Pwede na natin hinain rin yung ating init o yung heat. At ilalagay ko na rin yung asin. So, itong dalawang ingredients ang ilalagay ko. At hahaluin ko lang ito mabuti. Pagkahalo, ito turn off ko na itong heat. Ililipat ko lang muna itong suka sa mason jar. Dahil nga para ito dun sa dalawang klase. Dalawang mason jar ang gagamitin natin. At para mas madaling mailipat, ibabalik ko muna dito sa ating measuring na cup. Okay lang kahit gawin natin ito nang mainit pa. Ilalagay ko muna yung kalahati dito. At yung kalahati doon naman sa kabila. Itong una natin gagawin ay yung tinatawag ko na tokwat baboy style. At ang gagamitin natin dyan, syempre, yung niluto natin na suka kanina. Ihiwain ko lang yung mga sangkap na ilalagay natin dun sa suka. So, meron tayo ditong sibuyas. Ang hiwa dito ay yung maninitis at maliliit lang. Pagdating sa shelf life, medyo sandali lang ito, no? Nasa mga 3 to 5 days. Ito kasing paglagay natin ng onion o ng sibuyas dito sa suka, yan yung mabilis na masira. Kailangan din natin ng luya. Siyempre pa, di ba? Parang tokwat baboy. May luya din tayo dapat. So, babalatan lang natin itong luya. At hiwain ko lang ito into matchstick pieces. So, medyo mahaba ito. Ano? Hatiin natin sa gitna. Para saktong-sakto lang yung haba. Kailangan din natin dito ng bawang. Sinachop ko rin itong bawang. Yan, para talagang maging malasang malasa. Yan, okay na to. So, itatabi ko lang yung bawang. Medyo marami yung ingredient natin para dito sa version na to. Ito naman yung sili. Pwede kang gumamit ng jalapeno, ng serrano, o yung siling pangsigang. Isa slice ko lang din. Maglalagay din ako dito ng dahon ng sibuyas para pampakulay lang din. At ito yung pinakahuli na ilalagay natin. Yung ating Thai chili. Ito yung magbibigay ng anghang, syempre. So pagdating naman dito sa Thai chili, i-chop ko lang ito. Yan lang. Okay itong mga ingredients natin. At bukod dyan, gagamit din tayo ng buong paminta o yung whole peppercorn. So, ito na yung suka. Itong tokwat baboy style na sawsawan. Siyempre, pangalan pa lang, perfect ito sa tokwat baboy. Pero, okay rin itong gamitin sa piniritong tokwa, sa fishball, squidball, kahit chicken ball pa yan, o kikiam. Diyan ko yung paboritong gamitin. Una ko munang ilalagay itong buong paminta. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong unang ilagay, no? Wala naman tayong proper sequence. Ang importante, maghalo-halo lahat ng mga ingredients dito. Ito naman yung sili. At yung green onion. Ito yung siling mahaba o yung siling haba.
Sama na natin yung bawang. Yung sibuyas. Yan. Tapos ilalagay ko na yung luya. Hahaluin ko lang. Ilalagay ko na yung pinakahuling sangkap. Siyempre, di ba, tokot baboy style nga. Dapat may konting toyo yan. Yan, nakakadagdag pa to sa lasa. O, yan na. Hahaluin ko na lang. Tatakpan ko lang muna to at ipapa-cool down ko muna. Once na mag-cool down na at hindi naman natin kailangan gamitin kaagad, pwede natin itong ilagay sa refrigerator. Ito namang susunod na suka na gagawin ko, yung tinatawag natin na sinamak. Ay, napakasikat niyan, lalo na sa Visayas. At ito yung pinakatumatagal sa lahat. So, isa to doon sa mga paborito ko actually. Kailangan lang natin dito ng luya, ng bawang at ng sili. Optional ingredient dito ang sibuyas, pati na rin ang whole peppercorn. Pero para sa version ko, hindi na tayo gagamit ng sibuyas at ng whole peppercorn para mas lalong tumagal itong suka. Yan, umpisa natin dito sa bawang. Babalatan ko lang to. Actually, pagkabalat ng bawang, okay na yan. Pero pwede ninyong i-crush ng konti ah, kung gusto lang ninyo na lumasa kaagad yung bawang. Hiwain ko lang muna yung luya. Pagdating sa luya, ganun din yung hiwa natin. Maninipis lang. Yung okay na itong luya, yung sili naman. Itong sili, tatanggalin ko lang yung tangkay. Then ayos na rin to. Medyo madami-daming sili yung kailangan natin. At yan ah, kung kagaya nyo ako na nakakamay lang, tapos umahawak sa sili, magugas kayo mabuti ng kamay ah. So yan, tama na muna to. Okay, tatabi ko lang muna, kukunin ko yung isa pa nating lalagyan. So eto. Yan, kita naman, di ba? At maglalagay lang ako dyan ng suka. And again ah, hindi to yung sukang niluto natin. Yan. Hindi ko muna lalatin yung suka para may space tayo dito sa ating mga ingredients na na-prepare. Sile, bawang, at luya. Itong sinamak ay paborito kong gamitin sa mga inihaw. Lalong-lalo na sa chicken inasal. Okay rin yan sa inihaw na liyempo. Kahit sa inihaw na pusit o inihaw na isda, nako, ang sarap niyan. So yan, okay na to. Dagdagan pa natin ng suka. Yun, sakto. Tapos, tapakpan lang natin yan. At para humalo mabuti, shishake lang natin. Yan, ganyan lang yan. Ready na. Itong ating sinamak. Ganyan lang kasimple. Oh, yung pangatlo naman yung gawin natin. Ito naman pinakauling version ng tinatawag ko na pandas ng Pinoy Spicy Vinegar. Paborito ko tong sausawan sa chicharon bulaklak. Simpleng-simple lang to. So, ito yung suka na naluto natin ganina. Ito yung gagamitin natin. Okay? So, maglalagay lang ako dito ng paminta. And again guys, yung kompletong ingredient, actually yung recipe, nasa description ng video. Pakicheck na lang. Tapos, i-chop ko lang, or i-slice ko lang muna tong luya. So, yan. Talagay ko yung luya dito, eh. Meron din tayo ditong red and green na bell pepper. So, yan. Makikita ninyo, no? Pinagsasama-sama ko lang. Malalaki lang yung pag-chop natin. So, yan, eh. Nakita nyo naman kung paano natin chinop ito. So, idiretso na natin yan. Pati na rin yung sili. At bawang. So, yan lang yung mga gagamitin nating sangkap. Pero syempre, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ito na yun. Tatabi ko muna to. Kukunin ko lang yung blender. O yan, kala nyo nagtapos na tayo dun. Ano? Dahil dapat pinong-pino lahat ng mga sangkap. Ililipat ko lang yung laman nitong mason jar dito. Sa ating blender. At, umpisahan na natin ang pag-blend dito. Okay.
So yan, at this point, okay na to. Diba? Kaya naman nagiging napakalasa kasi talagang dinudurog natin mabuti lahat ng ingredients. Tapos ang gamit nating suka kanina, yung tinimplan pa natin ng asukal at ng asin. So yan. After nating ma-blend, actually ma-puree, ililipot ko lang uli yan dito sa kanyang lalagyan. O, ayan eh. Nakita na ninyo ating tatlong klaseng sukang sausawan. Bawat isa, masarap yan. Pero sana subukan ninyo at mag-comment lang kayo kung ano yung paborito ninyo dito sa tatlo. Kung meron pa kayong ibang klaseng sukang sausawan na gusto, paki-comment lang din. Ito na ang ating tatlong klaseng sukang sausawan. Ang Tokwat Baboy Style. Ito naman yung Sinamak. At ang Panlasang Pinoy Spicy Vinegar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagload ng video na to at subaybayin nyo ating susunod na video eh. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang panlasangpinoy.com. Thank you ulit at hanggang sa muli.